Magandang mainit na mainit pa rin na summer. April pa rin po tayo ngayon, kaya tayo lahat ay dapat na nag-iingat kasi ibang klase na talaga ang panahon po. Tayo na talaga ang kinakailangang laging nag-a-adjust at talaga namang umiiwas sa mga posibleng masakit na maibibigay sa atin ang sobrang init na po. Ang hirap ng kontrolin kami, grabe. Inuubot, sinisip po kami kasi parang ngayon lang lumalabas yung mga nakuha naming lamig sa pagbabakasyon po namin sa Amerika at saka sa US. Ay, sa US. Amerika ba yun? Pagbabakasyon namin sa US at sa Canada. Ba yun? So anyway, ngayon po ay pag-uusapan po natin ang tila napaka disente, napaka parehas na pamamaraan ng isa sa mga original na It's Showtime host sa naging issue ni Janella Salvador nung maging guest nila ito kamakailan. At ang tinutukoy po namin ay si Karil, na naging bisita siya sa isang podcast na nasilip din namin. Nakita ko dun kasama ni na kaibigan na Alex Calieja. At isa nga sa mga pinag-usapan nila doon ay yung naging iskandalo, kumbaga kontrobersiya, nung maging bisita nila si Janella Salvador at nakapagsalita nga ito na parang hindi nagustuhan ng mga netizen, ng mga followers, especially ni Kim Chu at saka si Vice Ganda mismo, si Mime, ay talagang parang rumesbak pa nga agad-agad doon sa sumunod na segment nang mabigyan siya ng pagkakataon kasi nga nagsimula doon sa paghingi ng sample ni Kim Chu nang malaman nito mayroong pinopromote na single itong si Janella. Tapos ang nangyari, parang ang dating sa mga nakapanood at nakakita eh nagmamaasim, nagtataray at parang nagyayabang pa di umano ang tono nung pagkasabi ni Janella ng kayo na lang, hanggang sa napag-usapan ngayon, kumalat nga, nag-viral at parang doon pa nga ay agad-agad na parang sinugandahan ni Mimi Vice Ganda yung parang naging ugali, ibang tawag natin sa ganon, or yung pa sa pangyayari na hindi nagustuhan, na parang nainsulto. So anyway, to cut the story short, binigyan linaw ng isang istorya na mula naman sa point of view ni Karil na nakasama din doon sa programa, at kinikwento niya na prior to that incident, at bago pa naman daw magsabi si Janella na kayo na lang, in reference doon sa pag-request sa kanya na magbigay ng sample, kasi naging tradisyon na nga doon sa Showtime na pag mga singer, dancer or what, na hinihingan ka talaga ng sample. Eh since nga nasabi ni Janella na meron siyang single na pinopromote bukod doon sa movie na pinagsamahan nila ng isang Thai actor yun, ano, na pinopromote niya that time, eh hiningan nga siya ng sample doon sa kanyang supposedly single na pakasama na rin yung concert, yung pag-uusapan din natin na biglang kinansel. So anyway, so doon nagsimula. Pero ang paliwanag nga ni ayon sa kwento naman ni Karil nung guest niya sa isang podcast, sinabi niya na prior to that incident, eh nagkakaroon na ng parang kasiyahan doon sa studio, at kinakanta na nga ni Ann Curtis at saka ni Kim Chu yung parang gusto ko nang bumitaw something, yun, kung hindi ako nagkakamali, yun ang sinabi niyang song. Na alam mo yun, singer-singer, na ganun talaga ang surrounding ng programa. So, since sabi nga, naging tradisyon na sa programang yun yung pag-request or pag-kantsaw, kung kantsaw man natawag doon na magbigay ng sample ng sino mang bumibisita. Tapos, since narinig nga ni Janella na parang, uy, kumakanta si, kumari, si Dondon, kumakanta doon sa tabi, parang sabi, uy, ikaw na lang, Dondon na kumanta, nung hiningan nga ng sample nila si Janella, sabi, ikaw na lang, o kayo na lang. Na, syempre, hindi nga, na may nasama nga, syempre, ng mga nanonood, kasi ang dating is, yun, parang nagyayabang ka na, parang, bakit, hiningan ka lang sample, ayaw mo bagay, may mga ganong kwento. So, binash ng binas si Janella, and hanggang eventually nga nag-sorry din man ito, humingi siya ng apology, pero sabi niya
hindi siya nagbibigay ng apology dahil sa nababash siya, kundi dahil sa parang kung sa tingin niya may mga nasaktan siya, eh hihinga niya ng ano, hihinga niya ng nakaukulang pagpapatawad. And dumating na nga itong kwento ni Caril, and sa tingin naman ng mga ilang netizen na nag-o-observe, hindi naman daw kaya si Caril naman ang maipit sa sitwasyon, lalo pat parang lumalabas na kinakampihan niya itong si Janella. Though sinabi naman ni Caril doon sa podcast na yun yung nakita niya. Kumbaga yun din man siguro yung other side nung nangyayari na hindi na-capture ng television, kaya ang tawag dito, kaya kinikwento niya base sa kung saan nandoon siya at nasaksihan niya yung mga ganong insidente. So, yun. Kung meron man dapat ipag-alala yung mga sumusuporta ni Caril, siguro mas maging ano sila, mas maging kagaya ni Caril ay alam mo yon, sa gitna ng intriga, sa gitna ng kontrobersiya, sa gitna ng iskandalo, nagawa pa rin niyang ibigay yung sa tingin niya ay isang bahagi ng kwento na hindi nakita nung karamihan po sa atin. And yun na nga, idugtong ko na rin lang dahil dyan, may mga nagsasabi ng mga netizen dahil sa pagkakakansela ng supposedly concert ni Janella Salvador, ay nag-1+1 na naman ng mga netizen na hindi nga, ang tawag dito, hindi nga raw siguro umepekto yung gimmick, kasi parang sa tingin nila, gumigimmick lang ito sumagot siya ng parang pabalang sa tingin ng iba na hinihingan siya ng sample. Nakakaloka lang ano, kasi ang dami ng kinunek-kunek, pero ang very reason kung bakit sinasabi ni Janella na kailangan niyang i-cancel yung show, una, dahil siya ay mas yun na nga, may sunod-sunod na promotion ng kanyang movie na kasama itong isang Thai actor, plus talagang may nararamdaman daw siyang hindi maayos sa kanyang boses, kaya nung time na nire-request nga siya doon sa Showtime na naging kontrobersyal, namamalat siya or paos. And ang pinaka-importante pang sinabi is may sakit din yung kanyang anak na parang labas-masok sa ospital na binabantayan niya at kailangan niyang alagaan. Yun ang pinaka mga dahilan kung bakit naisipan ni Janella at ng mga handlers niya na ipa-cancel muna yung supposedly upcoming concert niya, at nag-advise pa nga yung mga producer at mga nagpapatakbo nitong concert na sa malahat ng mga nakabili ng ticket ay pwedeng gagamitin nila uli yun, papa-update lang, and pangalawa, pwede rin naman nilang kunin, pwede rin nilang bawiin yung kanilang ibinayad sa ticket. So sa mga ganitong pangyayari, sa showbiz po talaga ganyan, may mga sitwasyon na iniisip ng iba na gumigimmick lang or gimmick lang, pero ito pong pinopodcast po namin, ang punto po namin dito is natutuwa kami sa isang gaya ni Caril na sa gitna ng mga kontrobersiya at iskandalo na pumapaloob or kinasasangkutan or nagagawa o nangyayari sa programang It's Showtime at ng mga host nito, ay meron pa rin kagaya ni Caril na talaga namang matapang at buong disente na magbibigay ng kanyang pahayag base sa kung ano ang kanyang nasaksihan o nakita. Hindi dahil sa may gusto siyang kampihan o may gusto siyang i-down or may gusto siyang pasakitan, but gusto lang niyang ipresenta siguro yung isang bahagi ng kwento na hindi natin nakikita lahat, dahil mayroon namang kagaya ni Janella din na nahuhusgahan, nababash, and yun na nga, tinatawag ng kung ano-ano pa. But anyway, sa puntong na-cancela yung programa, ay yung kanyang konsyerto, wala po tayong masasabi niya, kasi sabi ko nga, nagbigay naman siya ng kanyang mga kadahilanan o mga rason kung bakit niya yun ginawa. But at the end of the day, lahat po tayo ay naniniwala na ang kagaya ni Janella, bilang anak din po siya ng mga magagaling din naman mga singer at mga talaga namang may karapatan din na mag-concert if ever na mabibigyan ng pagkakataon, sana ibigay din po natin sa kanya yun. Kasi, kagaya din ng ibang mga singers at gustong mga maging concert artist, may pinagmamalaki rin naman at may kakayanin din naman. Yun nga lang, sa pag-handle siguro ng mga situation like yung mga kagaya ng nangyari sa It's Showtime at sa kakagaya nitong pagkakansila ng kanyang concerto or concert,
ay may mga bagay-bagay na hindi lang naman siya siguro ang nagdidesisyon. Kasi sabi nga natin, kung gimmick man yan, sigurado may kinalaman ng producer dyan o kung sino man ang papatakbo ng karir nitong si Janela. Kung kasali man dyan si Janela, ay nasa kanya na rin po yun. Pero tayo po dito sa Unbeatable Channel, pinaniniwalaan natin na tama naman, baka naman valid naman yung rason niya. Siyempre, uunahin niya yung kanya, ang kalagayan at kapakanan ng kanyang anak na ayon nga po sa kanya ay inaalagaan niya dahil po yung nauospital at may karamdaman. Kaya po, yun ang mga kadahilanan. Pero at the end of the day, doon sa issue ng skandalo sa Showtime, nakapag-apologize na siya, pero sinasabi pa rin niya na nag-a-apologize siya dahil sa feeling niya may mga nasagasaan o may mga nasaktan siya sa parang akto na kanyang ginawa, pero hindi siya nag-apologize para lamang i-please yung mga bashers niya. Diba? Kagaya namin dito sa Unbearable Channel, nagpo-podcast kami, hindi para sa mga bashers lang namin. Kasi yung mga bashers na dyan niya, sabi nga nung isang magaling na vlogger, buhay din yan eh. Kasi ibig sabay, nagmamatter po kami sa inyo at pinangingilaman nyo kami. Pero wag lang naman masyadong personal. Yun lang. At sa lahat po ng aming mga subscribers po, at sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik, nagtitiwala at naniniwala, ang aking pagmamahal at respeto din po ay para sa inyo. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ahmed Nabuz. Nagpapasalamat sa po ng aking mga sponsors dito sa Unbearable Channel.